So what's up sa mga kaombre ko dyan? Kasama na natin ngayon si Boy Bagsik sa Battle of the YouTubers Vloggers TV. Media day to today. Kasi meron na siyang media day sa amin noong una, kaso kalbo na siya. So kailangan bagong labas ni Boy Bagsik. Boy Bagsik, real talk, no? Hindi ko in-expect na kuya ka pala ni Ungas, no? Ang dami lahat ng tao na tataka. Pero napapansin ko sa'yo ngayon, the guy came here, hindi tulad last time. This time, medyo mas seryoso ka. Bakit ganun lang bigla yung pagbabago mo? A month ago, medyo, ano ka, makulit, ganyan. This time, he is very serious. Kasi alam nyo guys, sa mga lalala na sa fans ng Battle of YouTubers at sa mga fans ko rin, and gusto kong sabihin real talk kay lalo na wala naman akong pake sa mga makakalaban namin. Wala akong pake kay David sa mga Luntayaw brothers, wala akong pake sa inyo. Ang pake ko lang yung talaga yung may pake ako na gusto ko sana yung si Silver Boys TV. Kasi yung mga kalaban namin na hindi naman masyadong alam yun, na hindi naman talaga hindi naman talaga kilala at saka nagpapasikat lang. Lalo na si yung Luntayaw brothers. Ito, Silver Boys, alam nyo guys, ito masasabi ko sa inyo, bakit ako uminit kagabi sa presko namin. Unang-una, disappointed ako, parang disappointed ako, Boss MJ. Kasi napalitan yung kalaban ko. Alam ko naman na parang wala naman talaga sigurong injury yon, baka takot lang siya kay Boy Bagsik. Alam nyo na, takot ka sa akin, Silver Boys TV, pero mas maganda yung ginawa mo, kasi kung hindi ka natakot sa akin, doon ka gagapang sa sa ring. Papagapangin talaga kita dahil sobrang galit ko sa iyo, namimersonal ka na sa amin. At saka yung kung hindi niya lang nakita sa video, hindi nag-video doon sa pa lang sa presscon, nagpapasikat na sa amin, nagpapasikat na anong mga salita na ginagawa sa amin. Pero syempre, Bisaya tayo, yung pasensya na kayo kung talagang uminit ako sa namin sa presscon, kasi may pinagbabato tayo ng mga mineral water, tissue, and then parang napangitan din ako doon sa mga kasama niya. Boss MJ, yun. Isa pa yun, nag-iisa lang ako doon sa presscon. Tsaka buong barangay sila doon, Boss MJ. Hindi ko naman kalaban lahat yun. Tama. Yeah, diba? Ba't kayo marami? Takot ba kayo? Nag-iisa lang ako doon, natakot ba kayo? Pero sa totoo lang, you handled the pressure and the situation very well. Kasi tulad niya ng sabi mo, ang nangyayari lang dito, pinapakita mo lang kung gaano kalakas talaga ang puso ng isang Bisaya. Yeah. Diba? Kasi ang dami nila, yet hindi ka pa nila napabagsak. Siyempre. Diba? Mga lang yun, para sa akin, luntaiyaw lang kayo sa akin. Basic lang yung kasi pasensya na kayo kung nagagalit talaga ako, kasi disrespectful yung mga pinagagawa nila. Hindi naman kasali yung mga nang babato sa akin. Tama. Tsaka hindi rin sila sikat at daming palabas, mga artista talaga na grabe. Naka-wheelchair ako. Sana naglaban ka muna sa akin sa ring bago ka mag-wheelchair, kasi 199% magwi-wheelchair ka talaga sa akin. Yeah, 199% magwi-wheelchair ka talaga sa akin na Silver Boys TV. Galit na. Real talk. Ito si Silver Boys TV, sobrang galit ko nito nung nakaraan, daming pinagsasalita sa amin. Lalo na rin kay Casimero, siyempre, kay sa siyempre, kasi ako, wala na akong siyempre si Champ Casimero, natin yun, pang bato natin. Ibigan mo talaga, marami. Pero nakasama mo din sila, di ba? Oo. Ayoko lang nang i-disrespect nila yung champ natin. Tama. Dapat, bigyan natin ng respeto yung champ. Pero, basta ito, Silver Boys, gusto ko, sana, Boss MJ, kahit wala na sanang TF, basagin ko lang yung pagmumukaya. Yun lang yung ko. Sobrang, yun yung na-feel mo talaga ngayon, sa galit mo, di ba? Pero syempre, as of now, Bagsik, ang makakalaban mo,
ay si Sam Lontayaw. Tama si Sam kalaban niya, di ba? David. Ah, sorry, si David Lontayaw. Hindi pala siya nakapunta kanina. Si David. Sige, si David Lontayaw pala mga kalaban mo. Ano naman masasabi mo doon? Unfortunately, ito pala, marami kasing nagtatanong na mga tao, di ba? Again, tulad nga na nangyari dito sa kay Billy, nangyari din kay SB. Same, Friday siya nagsabi sa amin, so, sinabi ko to, alangan naman na pumunta ka dito, nasabihin ko sa'yo, oy, ano, boy bagsik, wala eh, hindi nalalaban si ano, uwi ka na lang, wala ka na ng kinita, nagsayang ka ng time, nagsayang ka ng ipinunta mo dito, wala ka na rin naging press con, tapon tayo lahat. So, wala eh. So, kung may nanlaglag dito, isa lang ang taong sisisihin nyo. At yun ay yung Umurong. Kaso, sa management-wise, mapapansin nyo lahat na kailangan namin gumitna at kung ano yung pinakita sa amin na MedCert, which, very real, totoo yung MedCert, tinawagan kasi din namin, doctor, totoo. Syempre, ayun yung sinasabi ng medika. Kaso, syempre tayo, libre tayong sabihin lahat. Wala para sa akin, Boss MJ, hindi ako naniniwala sa mga ganong pakulong. Tama, mo. Pwede. O, syempre. Alam ko, natatakot ka lang talaga, Silver Boys, na bumagsak sa kamay ni Boy Bagsik. Tama. Ano naman masabi mo kay David Lontayaw? Kasi isa pa yun, ang lakas niya talaga sa David transport. Lontayaw, wala akong paki sa'yo. Ano bang sinasabi mo? You have a lot of... yung tawag doon, advantage to me. Marami kang advantage sa akin, mataas, mabigat, pero wala akong paki sa'yo. Maglaban tayo, gusto ko ito, Boss MJ. Ito yung pabor ko sa'yo, kasi... De, sige lang, okay lang yan. Gusto okay kong yan. Sabihin sa'yo, gusto kong labanan yan si... David. David Lontayaw, 6 rounds. 6? Tingnan natin kung... 6 rounds? Tingnan natin. Hindi, sige. Ganto yan, David, ha? Nanonood kayo. Unfortunately, syempre, nangyari na yung nangyari. Tama, dapat si Silver Boys kalaban niya. Wala tayong magagawa. This time, susundin natin siya. Pinagbigyan. Para fair. Pinagbigyan natin. Sila eh. Pinagbigyan kayo. Round 6. Di round 6. Yeah. Ito, totoo yun. Real talk dito. Yun. Gagawin natin yun. Round 6. Pag hindi kaya yung laban, hindi... kasi actually, gusto ko rin tong lab matchup na to kasi para sa akin, challenge nyo yung laban na to kasi matatest magaling yung kalaban ko and gusto ko yun yung matachallenge ako. At first time ko maglaban nyo ng 6 round and gusto kong subukan kung gano'n ba talaga kabagsik yung mga Lontayaw brothers na yan. Putang ina. Subukan natin. Sige, round 6. Tandaan ng management na, round 6 ha, 6 rounds. Si Bagsik at Utan, si Lontayaw. Kaya naman nila yon. Wala eh. Pinasok din nila eh. Okay na yon. Ganun talaga. Kasi bigayan tayo. Wala eh. Pinagbigyan sila ano eh. Oh, yun gusto niya. Ayun ang mangyayari. That's kasi it. Pag hindi mo pinagbigyan, sabihin bias. Wala na. Bias na yon. Wala na. Hindi pwede yon. Sige. Okay. Binibigay namin yan sir. Round 6. 6 rounds. Sige. Anything else na gusto mong idagdag? Anong aabangan sa'yo ng mga tao sa February 23? Yung aabangan nyo sa akin guys, gagawin ko lahat ng best ko. Tama. Hindi ko masasabing manalo o matalo. But gusto kong i-sure sa inyo na ibibigay ko yung 199% na lakas at best ko and lahat ng mga tinuro sa akin at pinaghirapan namin ng mahigit isang buwan din na tama. Pagsisikap namin sa training. Gusto kong subukan yung lakas ko rin sa mga Lontayaw brothers kasi alam ko malakas sila, nakikita ko sila, marunong. Magaling talaga, mas advantage siya. Nandyan sila sa malapit sa mga pro. Tama. Naging amateur boxer but iba pa rin ang Bisaya tayo. Na, ano? Wala tayong kinakatakutan basta na nadidiado tayo. May pusong palaban tayo. Tama. Yan. Tama. So nakita naman natin ang puso ni Bagsi kay sobrang laki to the point na talagang ni-knock out niya si Billy Jack. Grabe na to. So the guy is not joking around and seryoso siya. Totoo talaga yon. Sinabi rin ni Billy na the more na tumatagal si Bagsik, the more na ang hirap, sinusuntok siya. Pero ang tigas niya talaga and napakalakas ng balik lagi. So delikado to. So David,
good luck pa rin sa iyo syempre. Anyway, Bagsik, maraming salamat at good luck man. Yan, ito masasabi yung last message ko sa mga fans ng Barrel of YouTubers, kung gusto niyo makita yung matinding bakbakan, just go dito, register ka lang sa bigat.com. For only 99 pesos sa February 23 sa Wednesday yan. Click nyo lang, register kayo, log in with Facebook. Pag hindi gumana yung Facebook nyo, ulitin nyo lang. Gawa na lang ulit kayo ng ibang Facebook, gagana at gagana yan somewhere. 99 pesos lang, may iba't ibang method of payments, online banking or else yung pinaka yung gamit ng lahat, GCash. Okay? Once na lumabas na yung receipt and na-approve na ng GCash, huwag nyo kalimutan yung back to merchant. Pindutin nyo para sure tayo. Bagsik, may isa ako last question sa'yo. Ha? Very clear to kasi gustong malaman ng lahat ng tao, no? Ano ba talaga yung sitwasyon mo? Siyempre, magkapatid kayo pero ikaw lang talaga to. Spotlight mo to, okay? Ano yung sitwasyon mo kay Boy Tapa? Ikaw, bilang ikaw si Boy Bagsik. Real talk lang. Gusto ko malaman yun. Para sa akin, actually, focus ako sa Team Luzon kasi parang nagkakayos-ayos na kami sa kay Boy Tapang. Pero but anyway, sa mga Team Visayas, wala kaming ano dito, wala kaming gustong sport lang talaga to. Gusto lang namin sa inyong maghatid ng entertainment sa Barrel of YouTubers. Kung maglaban man si Boy Tapang at si yung kapatid ko, si Boy Ungas, okay lang yun. Walang para problem. Sa akin, okay lang yun. At ano lang, for entertainment, walang personalan. Just for entertainment lang talaga, guys. Kasi alam nyo naman, sport. Yeah, sport. Yung boxing ay, yung boxing ay sport. Kahit kami nga ni Boy Ungas, magkapatid kami. Pag nag-sparring kami, walang kapatid na sinasabi. Kaya sana maintindihan nyo sa mga fans ng Barrel of YouTubers, sa mga fans namin, kung maglaban man si Boy Ungas at si Boy Tapang, sana maintindihan nyo na ang boxing ay sport. Gusto lang namin maghatid sa inyo ng entertainment. Now, solid 199 entertainment only. Walang personalan. Tama. Ngayon, open ka ba? Siyempre, concentrated ka dito sa halon tayo ngayon. Okay. Siyempre, obviously. Pero, yung next chapter mo, if ever Boy Ungas wins, di ba? Diretso siya kay Boy Tapang, di ba? Open ka ba na labanan ang isa sa team ni Boy Tapang? Okay ba yun sa'yo? Open ka? Kahit sino, sabi mo naman. 199%. Diba? At gusto kong sabihin, lalo-lalo na kay... tagal ko na rin ito napapansin sa mga ano ni... Tagal-matagal na rin akong hinahamon ito. Gaat Vlogs. Kung nandito ka lang ngayon, wala naman personalan, just tama, for entertainment. Tama naman, yes. Siyempre. Tinatanggap ko yung hamon mo na yung sabi ka na buy bagsik yung hinahamon ng hamon mo ako, pero but anyway para sa akin malaki din yan, malaki din ata siya, di ba? Malaki din siya. Walang problema sa atin malaki yun. Malaki din siya, malaki yung boxing to, boxing. Sa bagay. Yeah. Wala tayong kinakatakutan. Hindi, inuulit ko lang, entertainment kasi tayo, yeah. Hindi tayo pro boxing. Hindi rin tayo amateur. So wala tayong gano, parang wrestling lang, di ba? Yan, for laban entertainment lang, guys. Ayun lang. Anyway, maraming salamat Boy Bagsik. Good luck, ha? Good luck sa laban mo sa 23, February 23, vloggerstv.com. Thank you, thank you, thank you. Thank you, bro.